Isang magandang araw mga ka-DIY. Itong panibagong video na isishare natin ngayong araw ay isa sa mga kasagutan sa tanong ng ating ka-DIY na si You Know Me. Ang tanong niya, Lods, paano ba yung tamang pag-connect nung paa ng potentiometer doon sa board? Sana magka-content ka ng ganun. Salamat. So ito ay in response doon sa napanood niyang video natin na kung saan gumawa tayo dito ng adjustable power converter gamit ang LM2596 na DC to DC buck converter. Ngayon, pagtitingnan natin yung ginamit natin ditong adjuster, tatlo yung paan yan. Kapag i-test mo yan or gagamit ka ng multimeter, ma-identify mo na yung nasa gilid, sa left at right, yun yung kanyang mismong terminal or power source na merong positive at negative line. I-check natin yan dito sa actual na ginawa natin. Then, ito namang gitna, yan yung pinakang adjuster natin. Ibig sabihin, habang pinipihit mo yung potentiometer, nag-a-adjust or nagbabago yung voltage dito sa output natin. Okay? So, yun yung isang advantage nito. Now, marami siguro magtatanong, bakit nyo kinakailangan alisin pa yan? Mas okay nga yung nakafix na. Meron tayong mga cases na kinakailangan nating yung mismong pihitan ay i-mount sa chassis para mabilis or mas convenient tayong pihitin, no? Na kung ito ang gagamitin mo ay mahirap. Isa pa, ma-i-mount mo man ito sa chassis ay talagang sadya napakahirap or di kaya kinakailangan mo ng mga tools para ikutin yan. Okay? Kaya ito yung isang paraan natin, i-convert natin sa potentiometer. Ngayon, dito sa diagram na ipapakita ko, nandyan yung actual wiring para sa ka-DIY natin nagtatanong kung paano ba ikokonekta. At ito na nga, kalimitan or pinaka-common na potentiometer na nakikita natin sa mga store, electronic stores, ang wiring lang yan is ganito lang ka-simple. Yung kabilang side, it's either positive or negative yung kabilang side, then yung adjuster niyan ay yung gitna. Now, anong mangyayari pagka na baliktad yung positive-negative, naging negative-positive? So, wala siyang bad effect. Ang mababago lang is yung ikot. Kung baliktad yung pwesto niyan, yung by default kasi tayo, pag clockwise, na alam natin na pag pinihit mo yung clockwise ay palakas. No? Pag sa sounds, palakas yung tunog. Pag sa voltage, pataas yung voltage. Pag nabaliktad mo itong magkabilaang side, pwede rin mabaliktad yung ikot. Pag hininaan mo, saka lalakas yung output. So, ganun lang. So, yan is in terms of calibration na lang kung paano mo imamount sa chassis. Kasi merong mga cases na kinakailangan mong baliktarin yan, depende sa diskarte mo. Usually sa mga nagdi-DIY. Ang mahalaga is yung gitna natin, yun yung ilalagay natin sa adjuster. Bukod dito sa pinaka-common na potentiometer, meron akong idadagdag dito sa ating video na mas precise. Ito yung tinatawag nating multi-turn potentiometer or yung iba naman tinatawag itong precision potentiometer. So, dito sa multi-turn, mapapansin nyo, nakailang ikot ka na, hindi pa sumasagad sa dulo. So, yun yung isang observation natin. Ayan, no? Hindi ko na nabilang kung nakailang ikot na ako. Pero hindi pa rin sumasagad ayun. Sumagad na sa dulo. Ano? So, yan yung difference niya. Kaya siya itinawag na multi-turn. Nakabaliktaran naman dito sa isang to na ito, isang ikot lang. Oh, simula dito sa umpisa, pagdating sa dulo, sagad na. Hindi mo na maiikot yan. Okay? Ngayon, tingnan natin dito sa actual circuit natin kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa. At ngayon, dito ka makakapag-decide kung sino or ano sa dalawa ang kinakailangan mong gamitin. So, tara. I-power natin yung dalawang circuit natin. Itong dalawang circuit na to ay identical. Pareha silang gumagamit ng LM
2596 na buck converter. At silang dalawa din, parehas nating inalis yung naka built-in na adjuster. Pinalitan natin ngayon nitong dalawang potentiometer. Okay? So ngayon, ang magiging basahan natin dito is multi-turn versus yung ating single turn na standard, pinaka-common at potentiometer. Okay? I-power on natin. So, yan. Unang itetest natin itong nasa taas, itong multi-turn. Kung napapansin nyo, napaka-fine. Kaya siya tinawag na precision potentiometer. Ayun, no? As in, halos pwede mong i-adjust in terms of decimal places or point. 0.6, 0.11, 0.15, 0.20. Mas fine yung kanyang pihitan, yung kanyang tuning na tinatawag. Ayan, no? So, nakakailang ikot na ako bago makarating ng 11 volts. Pagdating naman dito sa isa sa baba, tingnan natin kung ano yung pinagkaiba niya. So, dito, konting pihit lang. Ayan. Konting adjust-adjust lang, malaki na yung mababago. Ayan, 7, 8, 11. Ayan. So, hindi mo pwedeng pihitin ng sobrang laki kasi hindi mo maiisasakto yan dun sa gusto mong voltage out. So, yan yung pinagkaiba. Ngayon, ang tanong is, ano ba ang pwedeng gamitin? Silang dalawa pwedeng gamitin, nakadepende yan sa paggagamitan mo. Nakadepende yan dun sa application mo. Okay? So, meron kasing mga pagkakataon or may mga cases na mas okay gamitin itong mas mabilis, konting pihit lang, adjusted agad, or mas okay gamitin itong napaka-fine yung kanyang adjuster. Ayan o. Nakakailang pihit na tayo, pero yung pagdadrop ng kanyang voltage ay dahan-dahan lang. Sa mga ka-DIY natin na gusto rin gumawa nitong ganitong klase na adjustable na power supply, pwede nyong panoorin itong video na to. Meron ako ditong wiring diagram kung paano ginawa itong ganitong DIY. So, at ayun, nawa itong video na ito ay makatulong sa ating ka-DIY na si You Know Me. At ganun din sa mga iba nating ka-DIY na naghahanap ng ganito rin klaseng ng circuitry. At dito po natatapos ang aking video ngayong araw. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkili kay AVG Solutions at isang magandang araw sa ating lahat. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.